day, everyone. Welcome to another episode of AgriGuru Lessons. For today, we will discuss Module 1, Select and Use Farm Tools and Equipment. For this lesson, let us focus on farm tools in agricultural crop production. But before that, let me just discuss the meaning of hand tools. So what do you mean by hand tools? Hand tools are usually light and are used without the help of animals or machines. It is used in performing farm activities which involve small areas like school garden and home garden. So therefore, hand tools can be operated using our bare hands. So gamit ang ating mga kamay, mapapagana natin base sa function ng hand tools ang ating ginagamit sa pagtatanim. Okay? So ginagamit din ito sa mga small areas lang. So hindi ito pwede na gamitin sa ekta-ektaryang lupain sa pagtatanim. Kasi mapapagod tayo kapag gumamit lang tayo ng hand tools. Okay, so let us now proceed to the different farm hand tools. So what are those farm hand tools? The first one is what we called bolo. Bolo, or in other term or other Tagalog term, is itak. So what is the function of bolo or itak? So it is used for cutting tall grasses and weeds and chopping branches of trees. So ginagamit natin yan pamputol ng mga matataas na damo, pamputol ng mga sanga na nakakasagabal sa ating pagtataniman. So ito ang example ng isang bolo. So I hope you are familiar with bolo. Okay, so let's proceed to the next one. Crowbar. So what is the function of crowbar? Crowbar, it is used for digging big holes and for digging out big stones and stumps. So ginagamit natin to pang hukay at ginagamit din natin to pantanggal ng mga malalaking bato na nakakasagabal sa ating pagtataniman or even yung mga stumps. Ano ba yung mga stumps or ano ba yung meaning ng stumps? Stump, the bottom part of a tree left projecting from the ground after most of the trunk has fallen or been cut down. So ito yung mga natitirang trunk ng isang puno na kapag pinutol na natin ito. So gamit ang crowbar, pwede natin itong tanggalin para hindi makasagabal sa ating pagtataniman. So ito ang example ng crowbar. So I hope you are familiar with crowbar. Next is pick matok. Pick matok or other term is pickaxe. So, in Tagalog term, ito ay tinatawag nating asarol or piko. Saan ba gamit yan? It is used for digging canals, breaking hard top soil, and for digging up stones and tree stumps. So, ginagamit din natin itong panghukay ng mga matitigas na lupa or even pangtanggal din ng mga malalaking bato na nakakasagabal din sa ating mga pagtataniman. Ito ang example ng pick matok or pick axe. Next is grab hoe. So what is the function of grab hoe? It is used for breaking hard top soil and pulverizing soil. So, pulverizing means ito ay ginagamit natin para maging parang powderize or buhaghag ang ating soil. Dahil kailangan nating tanggalin yung mga buo-buong lupa or yung mga bato na maliliit na meron sa ating pagtataniman para hindi ito ulit makasagabal sa ating paghahalaman. Next, spade. So what is a spade? So in other term, flat shovel. Okay, so what is the function of spade or flat shovel? So it is used for removing trash or soil, digging canals or ditches, and mixing soil media. So ginagamit natin ito na pang
hukay or pang-transfer din ng soil from one place to another or pang-mix ng soil media na ginagamit natin sa paghahalaman. So ito ang example ng spade or flat shovel. Ayan po ang example. Okay, so I know familiar kayo dyan sa spade na yan. Okay, next po ay pointed shovel. So what is the function of pointed shovel? So it is used in removing trash, digging loose soil, moving soil from one place to another, and for mixing soil media. So it's almost the same with the function of spade. Okay po. So ang pinagkaiba lang nila ay ang itsura, dahil ang spade ay flat ang pinakadulo, at ang pointed shovel, of course, from the word itself, pointed yung dulo ng ating shovel. Okay, next, rake. So are you familiar with rake? So rake, it is used for cleaning the ground and leveling the topsoil. So ito yung tinatawag nating kalaykay sa Tagalog. Okay, next, light hoe. So ito ay baby hoe or baby grab hoe na tinatawag. Maliit lang to kasi handy lang po ito. So it is used for loosening and leveling soil and digging out furrows for planting. Okay po, loosening and leveling soil. Ito po ang example ng ating light hoe. Okay, next. So, hand trowel. So, are you familiar with hand trowel? So, hand trowel, it is used for loosening the soil around the growing plant and putting small amount of manure fertilizer in the soil. So, kung mamarapati nating malaman kung ano ba ang function ng hand trowel, so ginagamit natin ito na huhukayin natin yung paligid ng ating halaman para at least makapasok yung hangin doon sa ilalim ng lupa at para maging buwaghag rin ang lupa na pinagtataniman ng ating halaman. At kung mag-a-apply din tayo ng fertilizer sa ating mga halaman, so pwede rin tayong gumamit ng hand trowel. Okay, next, hand cultivator. So what is the function of hand cultivator? It is used for cultivating the garden plot by loosening the soil and removing weeds around the plant. So kumbaga, ito ay isang baby rake. Okay po. Dahil ginagamit din natin siya pang cultivate ng ating garden plot. So hinuhukay natin yung mga lupa para maging buhaghag at para matanggal din yung mga damo na tumutubo sa katabi ng ating mga halaman. Okay? So I hope you're familiar with hand cultivator. Next, hand fork. Hand fork, it is used for inter-row cultivation. So, ayan po, na parang tinidor lamang na itsura. So, ginagamit din natin siya pang cultivate ng mga halaman natin na tinanim sa mga lupa or yung plant bed na tinatawag. Okay? Next po ay pruning shears. So, ano ba ang pruning shears? So, it is used for cutting branches of planting materials and unnecessary branches of plants. So, ano ba yung mga unnecessary branches of plants or cutting materials natin? So, yan yung mga sanga na nakakasagabal sa atin or possible yung mga sanga na nalanta na. So, pwede nating tanggalin yan gamit ang pruning shears. Hindi po pwede tayo na gumamit ng scissors na panggupit ng papel. So, meron tayong shears na ginagamit talaga na pamputol ng sanga ng isang halaman. So, ito po ay yung tinatawag nating pruning shears. Next, axe. In Tagalog ay palakol. So, it is used for cutting bigger size of posts. So, syempre, or in Tagalog, ginagamit natin siya pang sibak ng kahoy. Okay po. Or pamputol din po ng mga kahoy yan. Pwede po natin gamitin. Okay? Next, knife. So, Tagalog,
kutsilyo. So, saan ba ginagamit yan? So, it is used for cutting planting materials and for performing other operations in horticulture. So, hindi siya yung klase ng knife na ginagamit natin sa pagluluto. So, meron ding knife sa pagtatanim. So, yan po. Itong picture na to ay knife na ginagamit natin like sa marketing, sa grafting, sa cutting ng mga halaman. Okay po. Next. Sprinkler or water sprinkler. Saan ba natin gamit ang water sprinkler? Siyempre, it is used for watering seedlings and young plants. Okay? So, ito example ng water sprinkler or yung tinatawag natin sa Tagalog na lagadera. So, we are using that in watering seedlings and young plants. Okay? Next. Wheelbarrow. So, I hope you are familiar with wheelbarrow or in Tagalog ay karmatilya. Okay? So, it is used for holding trash, manures, fertilizers, planting materials, and other equipment. So, dyan natin nilalagay yung mga pananim natin or yung mga fertilizer kapag mabibigat or other trash na ginagamit natin and fertilizer para matransfer natin siya from one place to another. Okay? So, ito ang example ng isang wheelbarrow. And next, sickle. So, ano ba yung tawag ng sickle? So, I hope familiar kayo dito sa sickle. So, sickle is a handheld agricultural tool with a variously curved blade typically used for cutting weeds. Or, in Tagalog, ay yung karet. So, common to sa mga lolo at lola natin na magsasaka na halos nagtatanim at nag-aanay ng mga palay. So, ginagamit natin to pang ani ng palay. Okay? Or, based sa definition, ginagamit natin siya sa pagputol ng mga damo. Okay? Next, sprayer. So, saan ba natin gamit ang sprayer? It is used for spraying insecticides, foliar fertilizers, fungicides, and herbicides. So, syempre, sa paghahalaman, kailangan natin mag-spray ng insecticides, ng fertilizer, ng fungicides, and herbicides para at least maging malusog at umaiwas sa mga sakit ang ating mga halaman. So, gamit yan ang ating sprayer. So, ito po yung sprayer pang malakihan na area yan ginagamit. O, meron din naman tayong sprayer na maliliit lamang. Okay. So, now let's proceed naman to the next one, which is what we call the farm implements. So, what do you mean by farm implements? So, farm implements, so these are accessories which are being pulled by working animals or mounted to machineries which are usually used in preparation of land. Okay po. So, again, implements or farm implements, ginagamit natin yan to prepare the land for planting. Okay? These are usually made of a special kind of metal or hindi lang special kind of metal, pwede rin to gawa sa wood. Okay? Now, ano ba yung farm implements na yan? Ano ba yung iba't ibang klase ng farm implements? So, now, let's discuss it. Okay? First is plow. So, familiar ba kayo sa plow? So, these are implements either pulled by working animal or a tractor. So, pwede na ito ay hinihila ng working animal, which is common sa atin ay yung kalabaw. Or pwede naman tractor kapag machine o ang ginagamit natin. The plow is specifically used for tilling large areas, making furrows, and inter-row cultivation. So, pang malalaking area lang to. Pero kapag may maliit na area ka lang, na hindi naman talagang kalakihan, so pwede kang gumamit ng ibang tools or hand tools. Pero kapag sobrang laki, gagamit ka ng plow. Okay, pwedeng gumamit ka ng animal or pwede kang gumamit ng tractor para magamit yung plow na tinatawag. So ano ba yung plow na yan? Ano ba ang itsura ng plow na yan?
Okay, so plows pulled by working animals are made of either a combination of metal and wood or pure metal. So yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. So ito ang example ng this plow, which is nilalagay natin sa tractor, hand tractor, nilalagay natin yan, ina-attach natin yan. And ito yung pinaka-common, which is yung native plow na hinihila ng kalabaw. Okay po. Next. Harrow. So ano ba yung harrow? It is used for tilling and pulverizing the soil. So if we are done digging the soil, then now let's proceed to the next one, which is what we called pulverizing. So kailangan maging pino yung lupa na meron tayo. So yan ay sa pamamagitan ng harrow. So meron tayong dalawang klase ng harrow. Yun yung disc harrow, which is yung ina-attach natin again sa ating hand tractor or machine na ginagamit. And then the other one, which is the native wooden harrow, ay hinihila siya ng working animal. Or yung common na ginagamay ng working animal again ay yung kalabaw. So, and sa picture, pero ang nasa picture natin ay isang kabayo. Okay, next. Rovator. So, ano ba yung rovator? It is an implement mounted to a tractor used for tilling and pulverizing the soil. So, combination of a plow and a harrow. Yung rovator na tinatawag natin. So, ina-attach din natin siya sa tractor natin. So, yan po yun. Example ng rovator. So, medyo may kamahalan talaga kasi pangmalakihan na yan. Next, farm equipment. So let us define what do you mean by equipment. So these are machineries used in crop productions. They are used in land preparation and in transporting farm inputs and products. So these equipment need a highly skilled operator to use. Take note, bakit po? Kasi meron yan na tinatawag na manufacturer's guide. So, kailangan maalam ka sa bawat parte ng equipment na ginagamit natin. Kung hindi mo naman alam ang paggamit, so mas maganda na pag-aralan mo muna ito bago gamitin sa paghahalaman. Okay po. And take note that equipment totally cannot be operated by our two bare hands alone. Okay po, gagana lang ang equipment kapag ginamitan natin siya ng electricity or ginamitan siya ng gasolina para mag-work. Okay po, next. Hand tractor is an example of an equipment. So it is used to pull a plow and harrow in preparing a large area of land. So yan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang hand tractor ay ginagamit natin or dyan natin ina-attach yung plow, disc plow and disc harrow. Okay po, in preparing a large area of land. Take note ha, large area of land. So, ito ang example ng isang hand tractor. Next, four-wheel tractor. So, by the word itself, so meron tong apat na gulong. So, ano ba ang gamit niyan? It is used again to pull disc plow and disc harrow in preparing much bigger area of land. So, ito yung napakalaking area o ekta-ektarya na lupain. Ito ang example ng ating four-wheel tractor. Next, water pump. So, saan ba natin ginagamit ang water pump? So, it is used to draw irrigation water from a source. So, syempre, kailangan natin ng patubig sa ating mga halaman. So, kapag hindi tayo makakuha directly ng tubig na may malapit sa atin, so or malayo ang pagkukuha natin ng tubig, so pwede tayong gumamit ng water pump. Okay?
Next. So, meron din tayo yung treasure. So, yung nilalagay natin dyan yung mga palay na naanin natin para mahiwalay na yung mga dahon dun sa mismong palay. Okay? Next, meron din tayong rice harvester. So, pang-ani din yan kapag sobrang lawak ng tinaniman mo ng mga palay. So, ginagamit natin ng rice harvester. And next ay corn dehusker. Or, so ginagamit natin yan para mabalatan yung ating corn at para matanggal din yung mga butil-butil ng corn dun sa kanyang pinakakinakapitan. Okay? So, I hope you've learned something from my discussion and see you next sa aking episode for another discussion of our topic. So, thank you and God bless. Stay safe.